Good day, Kamilyoners. May panibago na naman tayong vlog. Sigurado ako na napaka-importante, lalo sa yung nagdinegosyo, sa mga nag-testing na magdinegosyo, pagdinegosyo pa lang. Okay? Tara, umpisa natin yung topic natin. Yung piso sa negosyo, napaka-importante, huwag mong sayangin. Okay? Tara, umpisa na natin. So, kung gumagamit ka ng packaging, gumagamit ka ng mga materyales, gumagamit ka ng gas, gumagamit ka ng oras. Kahit ano pa yan, may equivalent na halaga yan. Mapapiso yan, ano man yung ginagawa mo. Maraming nasasayang. So, ayan yun. Yan yung gagawin natin. Itatabi lang. Huwag mong sayangin yan. Kung meron ka pang 1 hour para makakita ng bagay na makakatulong sa negosyo mo, gamitin mo yung oras na yun, di ba? Kasi kung hindi mo gagamitin yun, sino yung gagamit nun? Ibang tao? O hayaan mo lang masayang? Masayang yun. Isang oras din yun. Ito ba? Kung mga piso, mga barya, napaka-importante niya kasi kung iipunin mo yan, bilang pwede na palang panggasolina. Pwede na palang gamitin panggasolina ng motor, pwede panggasolina ng sasakyan. Pwede na yung pambayad sa mga bayarin. Tuwad ng bigas, tubig, galon, di ba? Yun yung napaka-importante doon. Kailangan makuha mo, matipid mo lahat ng mga piso lang sa ano mo, sa negosyo mo. Kailangan maano mo lang siya, matipid mo siya. Magamit mo siya. Sayang kasi, example, pupunta ka ng Pasig, pupunta ka ng Makati, pupunta ka ng Marikina. Siyempre, kung sa Maynila ka, siyempre una mo yung Makati. Diba, Pasig, tapos Marikina, tapos uwi ka na. Diba? Huwag tayo magsayang ng oras sa anong gasolina. Kailangan maximize siya. Kailangan isang kilos mo lang, huli mo siya. Paano huli? Magamit mo lahat. Talaga dapat totally na magamit mo lahat yun. Kung hindi mo magagamit yun, sinong gagamit nun? Diba? Walang gagamit nun. Huwag kang magsayang sa pera, huwag kang magsayang ng oras. Kailangan, kanyang example, bibili ka ng product mo, kaya bibili ka ng materials mo, pagpunta mo sa isa Maynila, no, saan ka mang pumunta, sa Baclaran, sa Taytay, sa Divisoria, pagbili mo doon, siyempre silipin mo rin kung ano yung mga dinadaanan mo rin, mga binagbagsakan mo ng mga negosyo mo, o ano yung ano, tingin-tingin ka rin kung ano yung mga possible na pagkakita mo. Kumbaga, kung meron kang partner dito sa Makati, daanan mo yung Makati. Silipin mo. Para hindi sayang oras. Di ba? Kasi pauwi ka naman din. Pauwi ka yan din. E di, daanan mo na siya. Napaka-importante nun yung pagdaan sa mga negosyo mo. Sa pag-check up nun. Kasi kailangan may communication kayo ng partner mo. Kasi pag nawala yung communication sa partner, ibig sabihin nun, wala na. Sayang yung araw. Isang bis na dapat kung naubos na yung brada mo, imbis na magbaksakan na, kumita ka uli, wala. Hindi ka nakikita. Kaya isa sa mga dahilan bakit hindi kumikita, nagsasayang tayo ng oras at panahon. Nagsasayang tayo ng ano, ng pagkakitaan. Nagsasayang tayo ng ano, ng dapat gawin sa ano, sa negosyo. Kaya kailangan ano, maging maalam tayo, maging napaka-importante ng time. Kaya sinasabi sa negosyo, sobrang busy. Kasi ganun talaga eh. Ganun talaga yung sistema eh. Ganun talaga eh. Wala kang magagawa doon. Yun yung reality. Kaya kailangan, dapat mong i-maximize. Kung ano yung meron ka, i-maximize mo yun. Kung ito lang yung time na meron ka, gamitin mo lahat. Kung ito lang, kung ganyan lang pera mo, itry mong palakihin, subukan mong palakihin ng palakihin. Hindi mo palalakihin yung pera na yan, wala mangyayari. Diba? Kaya kailangan, gamitin natin lahat ng pera. Kaya huwag tayo magsasayang ng oras at panahon. O, yun na muna yung vlog natin about sa gandong usapan. So, bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Hindi na yung notification bell, updated ka.
Yung mga vlog na sobrang madami kang matutunan. Yan po. Maraming salamat po.